Hello guys! Welcome muli sa panibago nating vlog. Sa video ito, maglilinis tayo ng intake manifold ng Toyota Vios. Okay? So, kung hindi nyo pa nalinis ang air intake system ninyo, particularly yung intake manifold ninyo, ang video na ito ay para sa inyo. Bago tayo magsimula, pakisuyo na mag-subscribe kayo. Yung ito mga tips na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon, okay. Okay. Pag-uusapan. Alright guys, nandito ngayon tayo sa engine bay ng Toyota Vios. Ito yung third generation ng Toyota Vios na may makina na 2NZFE. And so ito yung kanyang intake manifold. So makikita ninyo, tinanggal ko na yung throttle body niya, tsaka itong housing ng air filter. Ito yung throttle body niya. Ayan. Meron akong video niyan kung paano baklasin ang throttle body at paano linisin ang throttle body. Maglalagay ako ng link sa ating description tsaka sa cards natin. Okay? Para alam ninyo kung paano maglinis ng throttle body at kung paano baklasin. Ano? Nandun lahat yun. Kung paano baklasin yung throttle body. Kasi dito baklas na siya. Alright? So ipapakita ko sa inyo kung paano ito disassemble at paano linisin, paano ibalik. Okay? So, bakit ba natin kailangan linisin ang intake manifold? Kasi kasama yan sa air intake system ng sasakyan. So, dumudumi siya over time, nagkakaroon ng mga carbon deposits, kakaroon ng oil, kaya kailangan siyang linisin. Okay guys? So, ano ba yung mga kailangan natin? Okay guys, ito yung ating mga kailangan sa DIY job na ito. So, kailangan natin ng gloves, protection sa kamay, ratchet, extension, 10 mm socket, tsaka 12. Kailangan din natin ng throttle cleaner, carburetor cleaner, ng gasket maker. Actually, ang kailangan natin, kung meron kayong sealant, okay lang din yun. Pero wala ako nun, kaya ito lang gagamitin ko. Beta gray, high temp RTV. Tapos, screwdriver, long nose na plier, tapos ito yung ating degreaser, ilagay ko na siya sa spray bottle, at panglinis na brush, no? Used brush. Okay, so kung may mga gagamitin tayo along the way, sabihin ko naman sa video ito. Pero mamaya kailangan din pala natin ng air compressor, okay, pang dry natin ng intake manifold. Okay, so sa engine natin, ang gagawin natin dito guys, tatanggalin natin yung mga bolts. May mga bolt dito sa, kita nyo ba? Yan, sa dalawa, tatlo, apat, lima. Okay? Tapos, tanggalin natin ito, yung hose na ito, yung pipe na ito. Tapos, meron din pipe dito. Yan. Tatanggalin natin yan para maangat natin itong intake manifold para malinis natin. Tanggalin natin itong dipstick. Okay? So, umpisa na natin. Tanggalin natin ito. Kapit lang.
ako. So, buksan na natin. Ito yung gasket, dumikit na. Salamis, dumikit po. Ang gano'n, bilhin mo sa'yo. Pan muna natin. Pag cover mo, bubuksan. Diyan lang kukunin din. Oo. Lalagyan muna natin guys ng degreaser. Tapos buksan natin ng tubig. Tapos mamaya carburetor cleaner naman. Cracker cleaner. Okay? Hindi mo na ipapatis ka, sir. Mandero mo. Okay guys, para mas maging matuyo, pugahan natin siya ng compressed air para mas mabilis siya matuyo. Okay? Thank you.
Tanggalin na natin to. Ngayon guys, hindi natin lalagyan ito ng sealant or gasket maker, no. Pero nasa inyo 'yan, mas maganda kung lalagyan niyo siya ng sealant. Okay? Pero okay na ito. Ayos na 'yan. So, check nyo yung gasket kung lapat na. Ayan. So, lagay natin yung mga bolts. So guys, hindi ko alam ang torque specs na ito. So, higpitan natin siya by feel na lang. So, kung alam niyo yung torque specs, no, comment nyo below para ma-torque natin ng tama ang ating intake manifold. Okay? Sumagot. Sumagot. Yes. All right, so start natin, sir. Check natin. Wala namang check engine. Okay, di naman mag-check engine yan. So guys, ganun lang maglinis ng intake manifold ng Toyota Vios. Okay? So, kung nagustuhan ninyo ang video na ito, ito yun, i-like ito at mag-subscribe kayo. Ano? Maraming salamat. So, ulitin.